I think he's one of the safest goal laners sa kilala ko. Super Marco! Tahulo! Oh! Super Marco! 96 out! Oh, 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 guy, getting called out! Super Marco! What was that? Kaya nito mag-MVP. Kaya nito mag-MVP of the season. Oh, the haba na si Wise ang makakakuha ng title. Naman na magulang ko, naglalaro ko ng Mobile Legends, ayan. Nagagalit kasi nung time na yon, ano, porsigito pa talaga ako mag-aral. Tapos tuwing nagpupet ako, kahit in-game ako, kinukuha nila cellphone ko para matulog ng maaga. Lagi ko po sa kanilang kinikwento na gusto kong mag-MPL, tapos ayun po, nakamit ko na. Sobrang saya po nila kasi in-explain ko po sa kanila na ganito yung gusto ko, ganito yung pangarap ko, kaya sinuportahan na lang po nila ako. After ilang years na pasok ako sa MPL, ang nag-scout sa akin para makapasok sa MPL, ayan, si Coach Daki. Sinabi niya sa akin na lagi niya ako pinapanood sa mga tournaments like UC Legends. Yung unang nakilala ko si Super Marco, ano siya, nakakukulangan kami dun sa type na ano, na di siya nagsasalita. Parang ano lang siya, loner sa gilid na ano, naglalaro lang ng ML, ganun. Wala namang problema sa akin eh, sa amin. Nag-a-adjust naman kami sa mga teammates namin, sa ugali nila, sa nila, playstyle nila. So, sobrang napapahanga niya ako eh, kasi nabubuhat niya kami kapag ano, pag binibigyan namin siya ng space, parang sobrang laki na nakukuha niyang gold, tapos kaya niyang you know, i-translate sa damage niya late game, gano'n, nabubuhat niya talaga kami. Maingat siya sa lane, constant farming, tsaka nakikita niya yung, ano, yung advantage niya sa kalaban. I think Super Marco ay isang disiplinadong gold laner para sa BREN Esports. Think ko very calculated siyang gumalaw. Given na rin yung micro mechanics, pero pansin ko disiplinado talaga. Bago pa siya maging meta, is siya nang gumagamit noon and he wins a lot with it. He's laser focused because he's very quiet and he really does the job for the team when needed. He was ahead of his time. Gumagamit siya ng mga heroes like Kari, gumagamit siya ng heroes na hindi mo talaga maiisip na gagamitin ng isang player nung season 10. Pero looking at M4 World Championship, yung mga ginamit niyang heroes noong mga panahon na yon, nung season 10, ginamit bigla. Nagli-limit testing siya ng mga kaya niyang gawin eh. Sobrang laki ng tiwala namin sa kanya, kaya kahit apat kami na tagabigay lang ng space para sa kanya, yung tipong late game wala na kaming damage, pero mabigyan lang namin siya ng space, parang sobrang ganda na para sa amin. Ganun kalaki yung tiwala namin sa kanya. Yung pinakamahirap sa pagiging gold laner, ayan, expect mo lagi may kalaban sa'yo, tapos malaki expectation sa'yo ng kampi mo kasi marksman ka, kailangan mo mag-deal ng damage, kailangan mo magbuhat. Para sa akin yung nadadala ni Super Marco na wala sa ibang gold laners, ano, yung pagiging consistent niya sa laro. Tapos, yung kahit sobrang lugi na namin, kayang-kaya niya pa rin ano, gumawa ng paraan late game para may bawi kami. I really think that most of the runs na ginawa ng BREN Esports nung season 10 ay nag-rely talaga doon sa carrying potential na meron si Super Marco on the gold lane. At nakikita naman natin na once nabigyan mo siya ng onting oras para makapag-farm siya, definitely kaya niyang mag-produce or mag-give out ng damage doon sa kalaban. But when you really want to carry and you really want to be involved with the team. So parang yun yung gusto ko talaga makita dito kay Super Marco. Kung paano niya babaguhin yung pacing niya this time around ng season 11. Na parang dati kailangan pa niya umabot ng late game. Ngayon, meron bang impact ng early to mid? Ang gusto ko lang makita kay Super Marco this coming playoffs. Magiging ano siya, playoffs MVP. Tsaka may labas niya yung ano, full potential niya. Against dun sa mga team na makakatapat namin. Ang gusto ko makita sa Super Marco sa dadating na playoffs is ano, maging mas consistent ka sa ano, sa buong playoffs run natin, ano. Huwag ka mawala ng pag-asa pag nalugi kami early, tapos ayun, huwag ka rin kaabahan. Super Marco, huwag kang kaabahan sa playoffs, tsaka kukunin natin yung championship sa MPL season 11. Lalo pang gagalingan, nalaw pong bibilis ang nag-farm at malalaman nyo kung bakit may super sa Super Marco.